Sa isang post, ibinahagi ng alkalde ng lungsod, Mayor Vico Soto, ang report na nalagdaan na ang deed of sale para sa 2 pieces of land na siyang itatamo ng lokal na pamahalaan. Nagkakahalagang 142 million pesos na may laking 25,825 square meters ang lupang nabili mula sa nagpayong at nagkakahalagang 60 million pesos naman ang lupa mula sa pinagbuhatan proper na may laking 3,352 square meters. Ani Councilor Kiko Rustia, Committee of Land Use, sinisigurado na ang pagbili ng lokal na pamahalaan ng lupa ay para matugunan pa ang pangangailangan ng mga Pasigueño. Itong dalawang piece of property na to, kung matatandaan ng mga nakakaalam, mga nakapanood at nakasubaybay sa ating mga updates, binigyan natin ng authority yung ating lokal na pamahalaan to enter into a negotiation with the heirs or the property owners na itong dalawa. So pagkatapos po natin binigyan ng permiso ang ating lokal na pamahalaan na makipag-negotiate, ayun na nga, nag-negotiate na po ang ating LGU dun sa mga may-ari ng lupa. And finally, nagkapirmahan na po dun sa negotiations na yun. So after po nun, eventually bababa na po sa atin yan sa ating city council para maging ordinance naman po. Yung properties naman na to, no, hindi pa natin sinasabi yung final na kung ano yung magiging decision nito. Pero of course, ang i-consider natin is kung ano yung mas pangangailangan ng mga residente dun sa area. Whether it's a housing project, whether it's a school, o kung ano mang mga ibang community infrastructure, ang mahalaga is yung talaga mapapakinabangan at kung ano yung kailangan ng mga nandun sa area. Ito nga po talagang tinututukan ng inyong 11th Council, yung budget ng ating lokal na pamahalaan for 2023. Kasama po yung iba't ibang mga departments, binubusisi po natin yung bawat detail na paggagamitan ng pera ng bayan, no. So again, gaya din po nung paglagda ni Mayor Vico dun sa pagbili ng dalawang properties, kita nyo naman po talagang kumikilos at nagtatrabaho po ang inyong lokal na pamahalaan, pati po ang 11 Sanggunian sa pamumuno ni Vice Mayor Dodo Jaworski. So asahan nyo po marami pa hong dadating. Again, nandito po kami para maging representante at tagapagbantay ng kaban ng bayan. Para naman sa ganun, masigurado tayo na ang bawat 5 na galing sa taxpayers ay magagamit sa pangangailangan ng bawat Pasigueño. Sa post ng alkalde, ang lupa mula Nagpayong ay para sa pagpapalawak ng social services kagaya na lamang ng kanlungan sa Pasig, public park, evacuation site, school annex building, at posible rin ang pagpapatayo ng bagong paaralan. Para sa pagpapalawak naman ng eskwelahan, ang lupa mula sa pinagbuhatan proper. Binanggit din ng alkalde sa kanyang post na bago pa man siya payagang makapag-offer, dumaan muna ito sa Land Appraisal Committee. Nakipag-negotiate di umano sila sa lowest fair price, saka mapapahintulutan ang pagbayad nito ng konseho. Kasama rin sa nabanggit na presyo ng lupa, ang buwis. Ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.